So I'll just pull out the lecture. Kita na ba yung kita na screen class? Okay, sir. Okay, kita na ba? Sumagot kayo ha, dahil hindi ko kayo naririnig. Hindi, pag oh, sir. Sumasagot, okay, hindi ko alam kung nandyan kayo o anong nangyayari, ha? Please. Mahirap magturo sa online. Makikooperate kayo. Sir. So, good morning. No, good morning. This is our class, Engineering Data Analysis. And we are about to come to the closing, no? I think baka 1 week na lang tayo. Kasi the last week, last week is exam, no? Last week is exam. Ano na ngayon? Second week na ngayon, di ba? O si edi isang week na lang tayo, no? Before I go to the new topic, let me flash yung ating syllabus para alam nyo kung anong nangyayari sa ating ay, ano ba to? Termo pala to, sorry. Yung let me pull out yung pero wala ko nandito yung ating syllabus, no? Syllabus. Sabihin nyo nga lang, ha? Almusal sa ano. Hindi ko na makita. Anyway, the good morning. Ang point ko lang is malapit na tayong matapos. Yung mga huling topic natin ay yung ano, no, hypothesis testing, tapos yung mga distribution na mga basic lang naman. At eto, no, itong mga yung t-test, tsaka yung mga test interval, mga p-test na take up na last time, no? So what we are left of is process capability tsaka SPC, no? Ano ba yung SPC? Statistical process control. At yung process capability is magkasama yan, no? Process capability tsaka statistical process control. At napakahalaga noon, especially pag napunta na kayo sa mga planta, no? Kasi you are dealing with the process, you have to count, you have to see yung mga rejects, mga defects, and so on, no?
So let me have this lecture, yung process capability. So the first question is, what is process capability? So yung process capability ay statistical tool na ginagamit para malaman kung ano yung capability ng isang process, ng isang organization, ng isang tao, ng isang manufacturing process. So lahat yan pwedeng i-process capability. So to go direct forward sa tinatawag na process capability, unang-una, may kailangan para i-accomplish ang process capability study. It is a study, no? Ito ay pag-aaral, tapos may mga resulta, may mga criteria. Unang-una, ang kailangan nito ay ang iyong process ay ano? Stable. O pag sinabing stable, in control. O ulitin ko, the first criteria to conduct a process capability study is to have a stable process, no? Ngayon ang the next question, no, na lumalabas ay ano ba yung stable na process? 'Di ba? Ano ba yung stable? Statistically kasi nasa statistics tayo, 'di ba? Data analysis is statistics yan eh. Ano ba ang tinatawag na stable process? Oh, dapat may alam ka sa mga statistics, sa mga ano doon, mga terms, no? So tingnan natin dito. Pag stable ang process mo, in control, o dapat marunong ka sa statistical process control, no? Marunong ka sa mga chart. O, pag hindi mo alam yung chart, maliligaw ka. Okay? O kaya nga pag-uusapan natin yung mga 'yon, no? Merong tinatawag sa statistics, no? Sa field ng statistics na sinasabing control chart. O saan ba nakikita yung control chart? Ano ba ang mga parts ng control chart? 'Di ba? Yun ang mga tanong. So yung control chart, unang-una ang control chart ay kadalasang ine-express sa horizontal. Bakit horizontal? Kasi parang ang term ay yung online, na parang ano pa ba yung isang term sa online, real time, no? So ganito, when you talk of control chart, you are dealing with real time, no? Kung ano yung nangyayari sa planta, ano yung nangyayari sa process, nakaka-capture ng system mo, di ba? Halimbawa nire-reject niya ganito, no? Kasi mag-sampling yan eh. Mag-sample siya ng tatlo o lima o depende, no? Depende sa chart na ginagamit mo. At yung control chart, yun na magpapakita kung ikaw ay in control. Ano ba yung sinasabing in control? Unang-una, pag sinabing control, may limits, di ba? Halimbawa, may control ba yung isang bansa o yung health mo? Di ba? So ibig sabihin may limit, halimbawa sugar, o halimbawa ako na diabetic kasi yung mama ko diabetic, yung mother, my mother is diabetic. So mataas ang sugar, meron lang minimum tsaka maximum. So pag lumampas ka sa maximum or bumaba ka sa minimum, out of control ka. So there's a term called out of control. Ibig sabihin pag beyond ka sa boundary, sa top and bottom, no? Ano ang tawag sa boundary sa taas? Ang tawag diyan ay ano? Upper control limit, ito naman lower control limit, no? So yung CL is control, no? Out of control pag lumampas ka na diyan, no? Ngayon pag nasa loob ka, yun ang ideal, no? So hindi ka lumalampas sa mga boundary, no? Ito yung boundary kasi. Okay? Ito yung boundary sa baba, no? Okay? Ngayon,
Ano ang pinagkaiba ng control chart sa histogram? Alam nyo ba histogram? Di ba na-take up na natin yung first week? What are the statistical tools? One of the statistical tools is histogram. Ano ba yung sinasabi na histogram? Yun yung may mga data ka tapos pinaplot mo at titingnan mo kung lumalampas sa specification. No? So ganito. When we talk of histogram, we are dealing with specification. Ano ba? Specification ng design. Specification ng mga ano no, mga limits no. So meron yang lower no. Ang tawag dito ay lower specification limits. Kaya tinawag siya na no? I mean yung shortened part is LSL no. Ano naman tong USL? Ano yon? Tama ang iniisip nyo, no? Upper specification limits, no? USL. Yan, no? So, ibig sabihin, may dalawang kinocompare dito. Histogram, no? Ibig sabihin, magpa-plot ka ng mga data and ipa-plot mo yon kung pasok dun sa specification limits. When we talk about specification limits, we are dealing with histogram, no, histogram. When we are dealing with the process, no, yung mismong data sa planta, sa process, we are dealing with control charts. Okay? Ngayon, saan galing ang specification limits? Ang specification limits ay galing sa specifications na binigay ng kumpanya, ng fabricator, ng customer, no? Kumbaga naka-adya na yan, naka-ready na yan, no? Halimbawa, bibigyan kita ng specification limits. I'm trying to have a shaft, no? May shaft yan. Alam niyo naman yung shaft, di ba? Yung pinaka-tubo na solid, no? Pwede rin annular. Ang tawag doon ay eto solid shaft, pwede rin namang may butas sa gitna, no? Annulus or annular, no? So yun yung hollow shaft. Hollow, ibig sabihin may butas, no? Eto solid shaft. Halimbawa, gusto kong ipamachine to na ganito yung specs. Plus or minus 0.5. Tumingin dito lahat. Ano ang aking lower specification limit? So ang ating specification limit ay sorry ang ating sana ba ta? Ang ating lower specification limit kung if I may write it here is this right 9.5. The next question is what is our upper specification limit? So i-add mo lang yon no 10.5. O baka nagtataka kayo paano nakuha yan. So it has something to do with tolerance. So pag hindi pa kayo nag-aral lang tolerance sa CAD or sa geometric special topic like geometric dimensioning and tolerancing, no? So ito ay tinatawag na bilateral tolerance, no? Ibig sabihin equal yung kanyang sa left tsaka sa right. So ang gagawin mo diyan 10 minus 0.5 para sa lower. So that will give you 9.5. 10, no, plus. Ito naman, kasi di ba plus yan eh. Plus tsaka minus. So if you get the plus, yung kanyang pasobra, 10 plus 0.5 equals 10.5. So meaning, mula dito, hanggang dito, no, yun yung limit mo mula, ano ba yan, 9.5 hanggang 10.5. No? So ang tawag dyan ay tolerancing. Ibig sabihin, yung tolerance is the amount of leeway or amount of clearance, no? Na pag naabot mo 'yon, no, yung clearance na 'yon or yung allowance, no? Let me put it in a very simple and vernacular term, yung common term, ito yung palugit, no, or yung allowance o yung sukat na binibigay ng isang designer, ng isang manufacturer
or ng customer na within these limits ay magpa-function pa ng mabuti ang isang piyesa o isang design o isang project, no? So, ibig sabihin nito, pag bumaba ka sa 9.5, halimbawa 9.4 ka, 9.3, o hindi na pwede, aalog na yan or maluwag. O pag lumampas ka sa 10.5, naging 10.6, or naging 10.7, hindi na pwede yan kasi masikip na. Okay? Ano mong pinagkasabi ko rito, no? Para naintindihan nyo. Normally, ginagamit yung tolerance, no? Kasi magkakaugnayan niya yung tolerance, yung specification limit, no? Yung mga control limit, no? Pag ikaw ay gumagawa ng makina o ng mga pyesa, may tolerance yan. Bakit? Kasi ang isang pyesa na mechanical part, kasi mechanical engineer tayo, mechanical engineering, yung isang pyesa mo ay merong kapartner yan. Bakit? Kasi paggawa ka nga ng makina eh. Pag gumagawa ka ng makina, hindi lang isang pyesa, no? Isang part lang ang ginagawa mo or ang tinutuunan mong pansin, pero maraming parts yan, no? So, ibig sabihin yan, eto halimbawa ay papasok sa, no, hole. Diba? So, sa metrology, mayroong tinatawag na shaft and hole, no? Shaft and hole specification, no? So, malalaman mo dun kung anong fit. Clearance fit, tight fit, diba? Force fit. So, kailangan may specs to, tsaka yun, no? So, ibig sabihin, ano? Ito yung solid part, no? Pag sinectional buyong mo yan, ayan. Ito yung solid part, yan. So, ito, tong part A will go inside part B. Oh, paano mo malalaman kung maayos ang ano dyan, ang paggawa? Siyempre, kung papasok ng maayos, depende sa specification. Ano yung specification? Ang specification ay nakabase sa fit, no? Yan ba ay clearance fit, no? Or force fit? Ibig sabihin yung wala nang tanggalan, no? Pinwersa mo, parang pinukpok mo para mag-weld na. Ano pa, yung isa, yung iba ay clearance, tapos may mga force fit, at may kung ano-ano pa, no? Depende sa application. Ngayon, paano mo malalaman na talagang magpa-function to? Kasi yung bawat fit na yan, clearance, force, and everything, meron yung specification. When we talk of specification, about clearance speed, 10 plus minus 0.25, force speed, higpit, 10 minus, mas malaki, no? 10 minus 0.75. So, nasa standard yan ng mga libro, no? Sa metals, no? Kung ano yung mga fit, okay? Kaya binibigyan ko lang ng kayo ng background para maintindihan. Ngayon, dahil binigyan tayo ng specification na ganito, no, ginawa ko lang na sample, 10 plus or minus 0.5, ibig sabihin dito sa lower specification limit, meron kang 9.5 at dito ay 10.5. Anything beyond, alam mo, lumaki dyan, reject yon, hindi na pwede. Mas mababa sa 9.5 millimeter, ha? We're talking about metric units here, millimeter, reject yan, ba? So, pag ganun ang usapan, if that is the case, we are talking about specification limit. Anong graph ang gagamitin? Histogram. No, histogram, ibig sabihin, kukunin mo yung mga pyesa mo, susukatin mo ng caliper. Diba yung caliper or vernier caliper tsaka micrometer, they can measure round or circular machine elements or products. So, susukatin mo yan. Habang sinusukat mo yan, oh, eto yun, no? Halimbawa, kung ano ba yung gitna nito? Halimbawa, ang specs mo ay 10, di ba? Halimbawa, eto yun. Nominal mo is 10, di ba? Ayan, 10. So, ang tawag dito, ayon sa pag-aaral natin sa statistic, pag ang data ay ganyan ang kurba o ang resulta, ang tawag dyan ay, ano? Normal curve or yung tao na nag-aral niyan, no, si Gaussian, no, si Carl Friedrich Gaussian, taga Germany, no. So Gaussian curve, normal curve, sa layman's term or sa mga ordinaryong tao, ang tawag diyan ay bell curve, kasi korting bell, korting kampana yan, no. So yan, so makikita mo kung pasok siya sa specifications or not. So obviously in this example of ours, pasok siya,
no? Ngayon, ano naman ang kaibahan nito sa control chart? So yung control chart class, yung limits ng control chart, no, ay hindi binibigay ng customer, hindi binibigay ng may-ari o hindi binibigay ng designer, ng machinist, no, o ng engineer. O saan pala galing? Sino ang magbibigay ng limit sa control chart? Sino? So ang magbibigay ng limit sa control chart ay yung process mismo, no, naka-formula. Dito hindi naman natin finormula 'to, 'di ba? Bibigyan ng customer or ng kliyente o ng isang factory, no? O ito lang ang temperature, ito lang yung pressure, ito lang yung diameter, no? Pero dito sa control chart, kinocompute 'to, kina-calculate, oh, formula. Halimbawa, ano yung lower control limit pag ganito, upper control limit pag ganyan, no? So ibig sabihin ito 'yon, no? Nasaan ba yung limit nito? Ito, no? So mapapansin nyo, class, eto, no, let me guide you, let me ask you to focus your attention here. Etong upper na to, ang tawag dito, this upper line or boundary is upper control limit, at yung sa ilalim ay lower control limit. No, so sa next topic natin yan, baka next week, no? Next week, baka next week na yung huling nating lecture. No, or so, hindi natin, i-check ko lang, no? Kasi second week na to, no? Third week, tapos magpo-finals na tayo, no? So, ibig sabihin, ito yung mga mahalagang topics sa statistics na ayaw kong ma-miss ninyo, no? So, napakahalaga nito sa engineering data analysis, no? So, ulitin ko, ang control chart ay ginagawa kung stable ang process or in control, no? Pero, pag sa control chart mo, lumalabas yung mga points mo, no? Tapos, yan, palabas-labas dito, oh, hindi mo pwedeng gawa ng control chart yan. Ng process capability study. You have to have a controlled process before you can conduct a process capability study, because our topic is process capability study. No? Ayan, no? Oh, balik tayo rito para naintindihan yung sinasabi ko. In this lesson, one of our objectives is to identify the difference between control limits and specs limits. Di ba yun nga ang diniscuss ko? No? Control charts and histogram. Okay? So ngayon, maliwanag ba ang konsepto ng apat na yan? Etong control limits, ito ay ang chart na ginagamit saan? Sa statistical process control at process capability study. Ano naman yung specs limits? Anong chart ang gumagamit ng specs limits or specification limit? Na flash na kanina, ito ay histogram, no? So pag may histogram ka, ibig sabihin inaaral mo kung ano yung mga specs, ipa-plot mo. Halimbawa, ayan, no? Parang bar graph lang. Tapos makakabuo ka ng normal curve, no? Ito yung lower specification limit mo, ito yung upper specification limits mo. Okay? So ang tawag dito ay histogram, tapos ito yung mga limits niya, lower and specification limits. So we were able to make this very clear, no? Crystal clear na to, yung histogram tsaka yung specification limits. Ngayon, ano naman ang control limits? Ang control limits ay kinukompute, kinakalculate, at anong chart ang gumagamit nito? Control chart. O, saan naman ginagamit yung control chart? Meron tayong tinatawag sa statistic na SPC, na sa mga, especially sa mga manufacturing, sa mga call center, anything na frequent, na mabilis yung mga processes, gumagamit yan, at maraming volume, no, production, whether calls, whether diameter, paggawa ng bola, paggawa ng computer, lahat ng mga ginagamitan na gumagawa ng mga produkto, no, pwede mong ESPC, no, Statistical Process Control. Ang ESPC or yung Statistical Process Control, may mga chart, kaya nga control chart ang tawag. At yung mga boundary noon ay calculated, no? At i-discuss natin 'yan, no?
tapusin lang natin itong mga concept nito para malinaw. Ito naman, alam niyo naman ito, di ba? Ang sample at population, sample, sample lang yon. Ibig sabihin, kukuha ka lang ng representative, no? Ng kabuuan. Pag ang inaaral mo, ang binibigyan mo ng atensyon ay buo o population yon, no? So normally, ito ay may notation na ano, no? Pag sa population, ano yung ano? Yung ating notation sa population na inaaral, kadalasan ay average, no? Lagi naman sa statistics, no? Dalawa lang lagi. Tsaka standard deviation. Right? So pag population ang pinag-uusapan, may sariling connotation o mga ginagamit na variable, no? Sa population, ang population ay anong ginagamit dito na ano na symbol. Sample. Ito, no? So pag pinag-usapan mo yung average o mean, no, ng population, you are talking about mu, no? Tapos pag sample, x bar. Pag pinag-uusapan naman ang standard deviation, no, ang pinapag-usapan natin dito ay ano, sigma, small letter sigma, dahil ito ang big letter, no? Big letter or big uppercase ng sigma, ng Greek letter, no? Big letter. Ito, no? Sigma is summation. Pero yung maliit, standard deviation. Ano naman dito ang standard deviation? S, di ba? So, x bar, ito, S, no? X bar, S. Ulitin ko, ha? Sample to, ha? X bar, S. Population mu. This is a Greek letter, mu. And sigma. Okay? Now, balik tayo sa topic natin, no? Binigyan ko lang kayo ng background dito, no? Unang-una, ito yung control chart, ito yung histogram, no? So, control chart and histogram, no? So, bakit hindi pwede na mag-work ang specification limit sa control chart? Kasi ito ay fixed, no? Ito kasi ay fixed na binibigay ng customer, ng kliyente, ng may-ari, ng designer, no? Ito naman ay galing sa process, no? Process data to, kung ano yung mismong nangyayari sa planta, yun yung kinukuha niya, no? So maintindihan natin yan later yon, no? So ito sinasabi ko, no? May mga klase kasi yung mga ano, chart class, no? Mahirap i-discuss to ng hindi mo alam yung mga klase ng chart. Ano yung mga klase ng chart? X bar R, no? X bar S, di ba? Tapos I, MR, individual moving range charts. No, tapos ito ay mga tinatawag na pag ito yung pinag-uusapan mo, ay pinag-uusapan natin, ang tawag diyan ay kumukuha ka ng mga data sa tinatawag na klase ng data, no? Merong siyang tinatawag na ano ba yung dalawang klase ng data? Ang tinatawag ay discrete, no? Discrete, no? Dalawa lang, like on or off, pass or fail, no? Ngayon, meron namang mga chart na gagamitin mo dahil you are dealing with the so-called continuous, no? Or variable. Halimbawa, mga tama ba itong pinag-usapan natin? Continuous, variable, baliktad yata. So ito ay continuous, no? Etong mga chart na to ay sa continuous, etong chart na to na tinatawag na count, no? Tong count or discrete. Pag sinabing discrete, dalawa lang, no? Very remarkable, very very peculiar, very remarkable, either pass or fail. 'Di ba? Or pass, no? Or reject. Yeah. Go, no go. Yes or no, no? Pass fail, pass fail, no? Pag yun ang pinag-uusapan mo, ang may mga chart na ginagamit diyan, no? Ang tawag doon ay ito, no? P chart, di ba? P chart,
tapos, di ba, NP chart, di ba? And then, U chart, tsaka C, no? May U chart, C chart, no? Tsaka yung P chart, NP chart. No? Ang tawag doon ay control chart para sa count. Ano ba yung count? Yung pag binibilang mo yung reject, no? Pass, pass, fail, fail, no? Ilan yung number of defectives? Kasi proportion to sa mga defective, no? Proportional to sa mga defective, no? Ito naman, yung mga chart na ganito, ginagamit mo to sa discrete, hindi discrete. Ito na nga yung discrete, no? So, itong count ay discrete. Ito ginagamit sa continuous or variable, no? Continuous or variable. Pag tuloy-tuloy, ibig sabihin naman, nagsusukat ka ng mga diameter, di ba? 10 plus or minus 0.5 or yung temperature mo, halimbawa, is the ambient, 24 plus or minus 0.2, no? So, yung continuous na yon, ang gagamitin mo ay yung mga chart na ganito, no? Matitake up natin yan later, don't worry, no? So, X bar A, X bar S, IMR, no? Individual moving range charts and so on, no? So, yun yung mga chart na ginagamit sa control chart. At napakalawak noon, kailangan natin ng special na time, no? Kailangan nating time doon, no? So ngayon, ang tanong ko, bakit hindi pwedeng pagsamahin yung specification limits tsaka yung control chart, no? So kasi yung specification limits, no, dalawa lang ang limits noon, di ba? Lower specification limit tsaka upper. Anything beyond dito, anything beyond here could be considered as reject. But here, yung control limit ay galing sa planta at kinocompute yung limit, no, depende sa mga data, no? May fixed na formula, no, formula driven to, eh. May mga formula ang control chart, no? Ngayon pag lumampas ka doon, pwede kang ma-reject. At hindi ibig sabihin na pag hindi ka lumalampas ay stable na, no? May mga ipapakita ko sa inyo mamaya, may mga situation na unstable kahit nasa loob ka ng limit. Ulitin ko. Ito ang limit mo. Ang tawag dyan ay upper specification limit. This one is lower specification limit. Pero kahit nasa loob ka dyan, pwede kang maging out of control, no? Or not in control. Diba? Napaka-interesting. Ano ba yan? Nasa loob na nga eh. We are already inside the limits. But still, you're telling me na out of control pa rin, di ba? Totoo yun, no? Kasi meron dong mga batas na ginawa si, kilala nyo ba to si kumparing our good friend, no? Si Shuhart, no? Siya yung nag-imbento ng SPC, no? Anong pangalan ni Shuhart? Kilala nyo ba? Si Shuhart? Hindi po. Tingnan natin, kilalarin natin yan. Patay na yan, okay, mag-alala, pero dahil matatalino yung ibang tao, may mga contribution sa lipunan, no? Sa science, sa lahat, no? Sa science, sa math, sa kung saan-saan, sa statistics, kaya inaalala natin yung mga gawa nila. Bibigyan ko na lang kayo ng example, no? Ang sabi doon, pag meron daw pito o walo yata, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag walong sunod-sunod na data, hindi rin yan in control. Pag walong sunod-sunod na data pababa, hindi rin yan in control, no? So ganun 'yon, kaya mahirap i-build yung control chart. At yung mga data na yan, alam niyo ba kung saan galing yung mga data na yan? Galing dun sa planta, no, sa process. Pagkakuha mo, ipa-plot mo. Pagkakuha mo, ipa-plot mo. Kaya alam mo na ito. Pag nakita mo na walo na sunod-sunod na yan, pito ba 'yon? Alam mo na, malapit ka nang ma-out of control. O pag 8 o 7 na pababa, malapit ka nang out of control. So yung mga sinyales na na out of control ka. No? So balik tayo muna rito. Ay magbigay lang tayo ng background, naka-online naman tayo. Ano yung sinasabi ko kanina, si Anion Shuhart ba 'yon? Dapat kilala niyo rin yung mga tao beyond sa mga technology. Yun, si Walter. No, pakilala natin si Walter ngayong umagang ito, class, no?
para naman may ano, para hindi naman para pa nag-online kayo, no? At least matalisod nyo to, mabigyan kayo ng idea. Okay? Oh. Walter Andrew Shuhart, an American physicist. O, physicist pala to eh. Engineer. Engineer pa. O, statistician. O, ako, engineer lang. O, statistician partly, no? Kasi nag-aral ako sa US nito. Physicist. Hindi ako physicist, pero nagtuturo ako ng physics ngayon, no? Sa ibang university. Sometimes known as the father of statistical quality control. Di ba yun ang pinag-uusapan natin kanina about SPC or statistical quality control? Eh, no? Shuhart cycle. No? So yun, no? So hindi natin naalamin yung buhay niya. Ang kailangan lang natin malaman or ipaalam ay siya ang nagpasimuno ng in control ang process or statistical process control. Paano niya ginawa yun? Kasi gera noon class, no? Gera. 1914, 1918, magigera noon, kailangan nila ng mga matitinong mga weapon, di ba? Siyempre, paggera, dapat may armas ka. Eh, kung ang armas mo, mga mahihigpit, maluluwag, hindi tama, o kailangan ng precision. So, kaya, yun ang contribution niya doon sa, ano, no, sa war effort, kaya maganda. Siyempre, mga, ano sila, mga country na malalakas, di ba? Ang lumalaban lang naman sa gera yung malalakas na bansa. Yung iba naman pasupo-suporta lang yan, no? So, kaya during that war, no, yun ang sinuggest niya sa American government na kailangan nasa process control or statistical control ang ating mga weapon, no? Para sa industriya, para ano, para maging maganda o manalo sa gera. Kasi pag palpak-palpak yung mga ano mo, mga pyesa mo, edi matatalo ka, no? Hindi makuha yung range and mga target, no? So ano pa yung isang pinag-uusapan natin? Saka muna tayo kay Shuhart. Ang importante lang, si Shuhart ang nag-introduce ng statistical quality control, no? Yun lang ang mahalaga sa atin, no? I-click ko na to. Ayan, no? The other name for statistical process control or is statistical quality control, no? So ayan, kung gusto niyo magbasa, nandiyan yan, no? Kinlik ko lang now for the sake na at least, no? Paano yung control chart, yung stability, and so on, no? Ngayon, ang gagawin ko, papakita ko yung mga iba't ibang klase ng chart, no? Para at least alam nyo yung pinag-uusapan natin kanina, no? Sa control charts, no? In statistics, no? Although aaralan naman. E, tinan mo, no? Ano ba yung control chart? Basahin lang muna natin yung definition sa mabilis na pamaraan, no? The control chart is a graph used to study how a process changes over time. No, so it's a function of time with regards to the mga control limits na ini-impose based on the formula na binigay ni Shuhart. No, si Shuhart ang naglagay ng mga yan. Data are plotted in time order. So pagkasunod-sunod yan, tsaka mga, may mga time interval kung tagi isang oras, tagi ilang minuto, o ilang araw, no? Control chart has a central line for the average, an upper line for the upper control limit, and lower line for the lower control limit. No? So ito yung pinag-uusapan natin kanina para mabigyan lang kayo ng idea, no? Ayan yun, no? So ito yung, kumbawa, monthly, no? Ito yung month, no? Pwede rin time in this, with respect to hours or seconds or minutes. Depende sa inaaral mo. Ngayon, ito yun. Yung lower control limit is located at the lower part of the chart and the upper control limit is located at the upper. Now, from the term, it's the upper control chart limit. Now, so, paano mo yun magagawa? May formula, no? Yung formula na yun ay depende sa kung anong chart ang gagamitin. No? So, ano yung mga control, mga chart, no? Halimbawa, sabi ko sa iyo, X bar R tsaka X bar S, no? XS. Tingnan natin. Ayun, nabasa mo ba to? X bar S, no, meron ding X bar R, no? Pag sinabing X bar average, ano yung S? Standard deviation. Pag sinabing X bar R, average tsaka range, no? So ito yung dahil pinindot ko yung X bar S, X bar S ang binigay niya, no? Ibig sabihin, you are dealing with the average tsaka standard deviation, no? Ito 'yon. Pag average lang X bar, pag X bar S,
average tsaka standard deviation. Meron din namang average tsaka range, no? Average tsaka range. O, tingnan natin. No, ayan. Ang tawag doon naman, class, no, paki-focus lang yung attention nyo rito, no? Kasi medyo complicated to. X bar R, no? Maliwanag ba? X bar R. Ibig sabihin, yung average tapos yung range. Di ba? Ayan, no? Ito yung average, pinaka average of the averages, tapos ito yung mga control limit, no? Pag ang ginagamit mo ay X bar R. Anong point ko rito? Ang point ko rito, katulad ng binanggit ko rito kanina, marami tayong ginagamit na ito ba yung ating ayan. Ang point ko lang dito, marami tayong ginagamit na charts, di ba? Kasi process capability, control charts ang pinag-usapan natin. Ang charts ay mga sample ay X, bar, average, R. Ano yung R? Range. Ano yung range? Maximum minus minimum. Meron tayong X bar, S. Ano yung S? Or S is the standard deviation for sample, also sigma, no? Standard deviation for population. Ano naman yung standard deviation? Yung standard deviation ay ang square root ng variance. Ano pa? Paano makuha yung standard deviation? Eh, kukunin mo muna lahat ng sample, ima-minus mo sa average, no? X bar minus, di ba? X bar sample, no? X, no? Iteration from I to N, no? Tapos, anong gagawin mo? Square mo, di ba? So, square mo. So, ito yung average mo. Lahat ng mga data, halimbawa, 10, x1, x2, x3, x4, hanggang x10, ima-minus mo, square mo, tapos divide mo sa n-1, ano yun? Degrees of freedom, no? And then, extract mo yung root, di ba? So, yun yung standard deviation. Pag hindi mo in-extract yung root, eto lang, ang tawag doon ay variance. Pag in-extract mo, standard deviation. So, yung mga klase ng mga example na yon, ano pa, yung IMR, individual moving range, no? Individual moving range pag mga mamahalin, no? One sample lang to, halimbawa yung tangke ng gas, 'di ba? O yung mga gas, mga LPG. Paano ka magsasample diyan? Siyempre bibiyakin mo 'yan, tapos kukuha ka ng sample, imamachine mo, 'di ba? So masyadong mahal. So kaya nga individual moving range ang ginagamit. So etong mga to class, ang point ko lang, iba't ibang klase ng chart, may mga formula 'yan, no, sa upper control limit at sa lower control limit na may mga constant yan, no? Halimbawa yung A, yung D, makikita natin yan mamaya, no? So i-discuss natin yan later on. Binibigyan ko lang kayo ng background kasi baka malito kayo, no? Kasi halos sabay-sabay na mga discipline ang nandito, no? Pag isa lang ang tinake up natin, nako, maliligaw kayo kasi hindi nyo alam ko anong ibig sabihin ng iba, no? Binagbigay lang ako ng mga pahapyaw na mga kaalaman, i-discuss natin na sa sunod na pagkikita natin, no? So ang pinag-uusapan natin, bakit hindi pwedeng mag-work hand in hand ang dalawa? Ito kasi ay bigay ng customer o ng may-ari, no? Titingnan mo lang kung labas ka doon o pasok, no, sa specification limits na binigay. Ito naman galing mismo sa process or sa planta. Online, real time, no? Kung ano nangyayari sa planta, pinaplot ng system mo, naka-plug, no? Naka-real time 'yan kung ilan yung mga reject, kung ilan yung pasado, kung ilan yung lumalampas, kung ano yung mga data, pababa ba to, pataas, what if unlang, no? Straight. So, 'yun yung nangyayari sa control chart, no? At hindi naman ganoon ang nangyayari sa specification limits. Ito is parang ano lang to, quality control ng inspection, no? It's either pasado ba or hindi. Kasi lumampas ba o lumampas dito sa specification limits. Ito, it's more complicated kasi yung behavior ng mga data points sa loob ng limits, no, ay dapat mo rin malaman or aralin. Di ba sabi ko nga, kahit nasa loob sila ng control limits, pwede silang ma-out of control. Kasi sabay-sabay sila ay sunod-sunod silang papataas, sunod-sunod silang pabababa, no? So yun ang characteristic ng control limit, no? So
Ano ba ang relasyon ng dalawa actually, no? So ang relasyon ng dalawa, pareho silang tool, no, sa quality, no, statistical tool sila pareho. Ngayon, pag tinanong ka, saan ba pag pinagsama mo yung dalawa, saan pwedeng lumagay ang control limit? Yung control limit is more strict, no? Tingnan mo to. 'Di ba? Ito, yung kanyang upper at lower, eh, no? Yung lower niya, lower control limit is 189, at ang etong lower control limit, eto yung upper, sorry. Ang lower control limit nito ay nasa 171, ito ay nasa 189 halimbawa, no? So ibig sabihin, ang ito ay specs, no? Mas maluwag pa, mas malayo pa yung specs, no? Ibig sabihin, ito ay mas strict, no? Ito 171, pinipilit niya na makontrol yung mga data mo, no, within 171 tsaka 189, no? Ito, ano na to, boundary na to, eh, no? Anything beyond here is mare-reject. Anything na mas mataas sa 200 ay mare-reject. Pero in the process control, you are trying to control na yung mga data mo ay this, no? Dito lang, mas mahigpit, mas stricter pa sa specification limits. Kasi yung sa specification limits, papunta ng customer yun, eh. Pero dapat mas mahigpit ka kaysa sa gusto ng customer, no? You should exceed beyond the expectations ng customer. Kaya pag pinlat mo, pag in-overlay, no? Pag in-overlay mo sila sa isa't isa, yan, no, nandyan siya. Ibig sabihin, mas mahigpit pa siya sa specification limits, no? So ito yon, control charts, tapos using control limits and the histogram using specification limits, no? Ngayon, magbigay tayo ng parang trivia para lang malaman kung may natatandaan or naintindihan sa mga pinag-usapan natin, no? When customer requirements change, ano nagbabago? Control ba o specs? Ano? Specs. Specs, di ba? Ayan o, tama o, ayan o. Di ba sabi ko ka na pa kanina, yung specification limits, galing yon sa, kasi gusto nung, o, gusto ko, ako ang customer ha, gusto ko, ganito lang ang diameter, no? Palampasin mo lang ng 0.5 sa diameter niya sa upper, or mas mababa ng 0.5 pag sa lower. O, ibig sabihin, involve ang customer doon, no? Pero eto kasi, process to, involve yung process, yung nangyayaring actual. So pag customer ang pinag-uusapan, specification limits yan, no? When customer requirements change, spec limits change, blank are based data from the process and reflect the natural variation in the process. O, paulit-ulit ko na sinasabi yan. Galing daw sa process ang data. Anong limits yon? Control. Control. Di ba sinabi ko nga, eto may kaugnayan sa customer, eto may kaugnayan sa actual na data, no, sa process. At kitang-kita mo yung mga pagbabago nangyayari, no? Control yon. O, di ba? Ayan, o. Galing na yan sa exam ko sa Amerika, no? Kinapture ko lang. Kasi ito yung reviewer namin sa Six Sigma, no? Sa Lexmark IBM. Di ba? So, yan yun. When customer requirements change, spec limits change, control limits are based on data from the process and reflect the natural variation. Control limits are used to determine if a process is stable, no? Control limits, hindi spec. Spec kasi galing to sa customer, eh, no? Paano mo malalaman na stable ang process? Gagamit ka ng control chart, at ang control chart ay may control limits. Paano kinukumpit yung control limits? Depende yun sa chart. Di ba? X bar R, meaning average tsaka range, X bar S, average tsaka standard deviation, may IMR, at may iba pa. Okay? Kaya hindi natin matitake up dito yan kasi masyadong madetalye, maubos oras natin, konti na lang. No? Kailangan tapusin lang natin to para consistent tayo. No? So ito pa, no, hindi na natin babasahin yan. Spec limits are used on histogram to assess process capability, no, para makuha mo yung capability. Ano yun? Histogram. Di ba? Pero pag gusto mo makuha kung control or stable ang process, control chart.
or statistical process control, no? Ito yung mga mga parts on upper control limit, lower control limit, ito yung X bar na sa isang chart, no? Ito naman yung sa isang chart R. So ang tawag diyan ay X bar R, no? The average and then the range, no? So yan yung mga example, no? Para makita yung process dispersion. Ano ba yung sinasabing process dispersion? Ano ba tong dispersion? Ito yung how far the spread, no? Gaano ba kabuka o gaano kalapad, no? Ang nilampas ng mga data o ang tinakbo ng mga data, no? Kaya X bar R. Pag gusto mo na more on sa location, ang kagamitin mo ay X bar S, no? Standard deviation. Ito range lang. O, tingnan mo. May mga sample dito. Mga sample dito. Choose the point on the R chart which represents the subgroup with the greatest dispersion. O, ayan, no? A, B, or C. Ano ba ang mas malaking nilayo sa ideal range? Kasi may ideal range, di ba? Range. Ano ba yung range uli? Maximum minus minimum, no? Siyempre, lalagay mo yan, no? Ngayon, pag pinlat mo yan, makikita mo dyan sa plot kung malayo. Malapit ka na ma-reject. Ayan, no? Upper control limit, nasa boundary ka na, oh. Di ba? Kasi ang laki ng ano mo, tinan mo, ito yung ideal range natin. Ito yung pagitan mo. Diba, layo? Compared mo sa B, oh, malapit siya sa linya na. Yung sa C, mababa siya, pero konti lang ang ano niya, no? Ang error or variation, no? Ito ang layo. Kaya pag ang tanong, ano ba yung pinakamalaking dispersion, no? Or range na malayo? Ito yan, yung A. Diba? So, ganun mag-experiment. No? Pinapasimple lang natin bago tayo pumunta dun sa more complicated, no? So, ano pang matutuhan natin dito, no? Ayan. So, ito yung mga data na makikita mo bawat points, no? Ano yan, ha? Online, no? Makikita mo yan tuloy-tuloy, no? Bawat oras, bawat minuto, bawat linggo, naka-ano yan sa system, no? So, ito, paano mag-build ng histogram? Alam niyo na yan, di ba? Specification limits, no? Tapos, yung upper specification limit, ito. Tapos, lower specification limit. Na meron namang formula sa histogram, no? Kung paano maggawa ng mga interval and so on, no? Ito naman, which one of the following needs to be added to the histogram to show the capability of the process, no? So ang kailangan ay specification limits. Na para makita mo yung capability, dapat ito kasi histogram lang, eh, di ba, bell curve, no? Mga data lang yan. Para makuha mo yung capability, di ba, ang pinag-usapan natin ay may capable ba yan, no? Consistent ba yung ability niya? So dapat lagyan mo ng boundary, no? Lower specification limits tsaka upper specification limits. Pag histogram lang, inaalam mo lang kung ano yung mga data. Halimbawa, sa 2 oras, 4 oras, 6 oras, yung sample mo, ganito, ganyan, no? So, after ng 8 hours, 6 hours, tuloy-tuloy yan, no? Time continuum, no? Pero kung titingnan, kung malaman ang capability, dapat lagyan mo siya ng specs, di ba? Tama naman? Specs. Kasi ang bibigay sa iyo ng idea kung ikaw ay lampas sa lower at lampas sa upper, no? Bibigyan ko kayo ng example, 'di ba sa bilog? Ito yung papasukan, no? Ito yung tinatawag na hollow shaft. May papasok diyan na shaft, ito, no? Ayan, solid. Pag 'yan ay mas maluwag, 'di ba? Pag may mas maluwag diyan, aalog. Pag mahigpit naman, magiging force fit. No, saan ka dyan? Kaya kailangan malaman mo yung mga limit, no? Para pag tinest mo, alin ba yung hindi pwede? Alin ba yung hindi pwede? Sobrang higpit? Alin hindi pwede dahil sobrang luwag? Ayan, no? Pag dito, lower specs limit, no? Upper specs limit, dito maluwag, di ba? Loose, di ba? Lower specification limit, no? Tapos eto naman, upper, sa extreme yan, sa pinakamataas, pag sumobra pa dyan, higpit na, tight, hindi na papasok, no? Hindi ka na mapifit dyan, di reject, no? So makikita mo yung capability kung lalagyan mo siya ng boundary, yun lang ang pinag-uusapan natin. Ngayon, may tanong dito, using only the X bar chart below, X bar, ha, yung sa average, are any of the measurements taken during this time period out of specs? Meron ba dyan? Tingnan mo, meron ba dyan o wala?
Yes, no, or cannot tell. Any of the measurements taken during this time period out of specs? Malalaman mo ba o hindi? Malalaman. Malalaman, sir. Bakit? May lumagpas pong line dun sa UCL. Kung may lumagpas dito? Oo. Oh. Pero, balikan mo yung tanong. Balikan mo yung tanong. Pag binalikan mo yung tanong, di ba sabi ko sa inyo, ang ginagamit pag sinabi mong X bar, X bar R, X bar S, ano yan? Mga chart na ginagamit saan? Control charts, di ba? Kaya ikaw ay may control limits, di ba? Ayan, limits yan, di ba? Per control limits. Eh, ang tinatanong, ano yung tinatanong? Out of specs. Ang tanong ko, anong chart ang ginagamit may kaugnayan sa specification? Control chart ba? O ibang chart? Ano bang chart to, class? Anong chart to? Naintindihan ba? Kasi nililito tayo ng tanong, nililito, no? Kung naintindihan talaga. Oh. Anong chart ang ginagamit pag kinukuha mo yung mga data na sa process, yung mga natural variation, ang tawag doon ay control chart. Kaya maglalagay ka ng or kukompute ka ng control limits. Nakukompute yan, depende sa chart. Saka na lang natin kasi wala na tayong masyadong oras na sa susunod na lang. Kasi mahaba to, no? Ito ay isang linggo sineseminar. Eh tayo, isang oras lang natin kukunin. Ano kayo? No? Sobrang galing naman, no? So, hindi mo ito makocover ng isang oras lang, no? Isang linggo ko to na tinuturo sa seminar sa DOST, no? May bayad yun, 10,000 per day. O sa inyo, libre na lang kasi nag-aaral kayo sa UE, no? So, pag inaral nyo to sa labas, ang mahal. Kaya, please, focus, no? Pag control chart, ang ginagamit ay control limits. Di ba? Ito yung data galing sa process at nakikita doon yung natural variation. Ano naman yung chart na ginagamit para makita yung specs? Histogram, no? So, sa histogram, maglalagay ka ng specification limits. Sa specification limits, makikita mo kung may reject, no? Ang customer, no? I-reject ba yan ng customer? Auto, eh, hindi. Eto, dito wala pa yung customer class, eh. Mas mahigpit to. Yung customer hindi pa involved dito, no? Ang control chart nandito pa sa loob. Pag in-overlay mo yan, no? Pag in-overlap mo yan, yung control chart natin nasa loob, mas mahigpit yan. Kasi ito pang customer na to, eh. Ayaw natin na malapit sa ano, sa lower specification limit at ayaw din natin na malapit sa upper specification limits. Kaya ito mas mahigpit tong control chart. O, balik tayo sa tanong, no? Para naintindihan. Kasi nililito lang kayo kung talagang naintindihan nyo yung subject, eh. Ayan, no? Balikan mo yung tanong para... Saan na ba yung tanong natin? Yan, sir. Yan, oh. O, balikan natin yung tanong, ha? Using only. Paggagamit ka lang daw ng average, no? Ayan, X bar, di ba? Pag X-bar, hindi naman yun specification limits, eh. Ano yung mga X-bar? Ulitin ko. X-bar, X-bar R, X-bar S, IMR. Etong mga to ay mga ano to? Control chart. Di ba? Control chart. Tinitingnan kung out of control ang process mo. Yung isang chart naman ay histogram or specification limits ang ginagamit. Tinitingnan kung bagsak ka na or bagsak ka dahil lampas ka or mas mababa ka sa specification. Ito, hindi tinitingnan yung specification dito, ha. Yung control limits, no? Kinakalculate yan. Bibigay ko sa'yo, sa inyo later, no? Baka sa Webes, no? Kasi masyadong marami yun. So, ang tanong dyan, are any of the measurements taken during this time period out of specs? Ito, out of control. Hindi to out of specs, no? Kasi ang specs mo, nandito pa, eh. Maliwanag ba? Naintindihan ba? So, ito yung
upper specification limit. Dito, lower control limit, control yun. Ang nasa baba niya ay lower specification limits. Paglampas na rito, out of specs ka. Paglampas dito, out of specs ka. Eto, hindi naman niya, di ba? Hindi naman sinabi na lumampas na yan sa specs kasi hindi naman specification limits ang pinag-uusapan eh, di ba? Ito ay control chart, control chart, control chart. Kaya hindi mo madidesisyonan, there's no way of telling, no? You cannot tell kung out of specs na siya kasi hindi naman 'to specification limits eh. Paano mo, no? You are not in the right place or right chart, no? Naintindihan ba? Hindi mo pwedeng gamitin tong tool na to sa pag-reject kasi hindi yun ang tamang tool. Ang tamang tool ay specification limits. Halimbawa, ang specification limits nito ay nandito. Hindi mo masasabi kung lampas na yan or ano. Dahil hindi naman pinakita eh, di ba? So, anong way mo para malaman kung out of specs na to? No? Sana pinakita niya. Kung pinakita niya na nandito yung upper specification limit, well and good, nandito, no? Lampas siya. Eh kaso wala namang specification limits dyan eh. Kaya ang sagot dyan ay you can tell. Diba? Hindi mo masasagot yan kasi hindi naman pinakita yung specification limits. Bakit? Eh hindi naman yan histogram eh. Na may specification limits, yan ay control chart. So you have a way, you should know the difference between control chart tsaka specification limits na chart. O tinan mo, ang sagot, ayan o, cannot tell. Kasi lumampas nga siya sa control limit ng upper pero hindi naman pinakita yung ano no yung specification kung eto ba kung yaan o tama ang sagot mo out of yan kung dito pa kung nandito sa boundary nito ang upper specification limits o hindi pa siya bagsak kasi lumampas lang siya sa control siya ay out of control pwede mo pang makorek no hindi pa naman lumalampas sa specs no so ang sagot diyan ay cannot tell okay dahil iba yung specification limits at iba yung control limits, no? O, tingnan mo dito. The specification limits for this process are 160 and 200. O, binigay na. Anong binigay na? Ito, yung specs limit, di ba? O, ayan. Sa particular chart na to, ito ay control chart pero nagbigay ng specification limits kasi yun ang galing sa customer, eh, no? Ang sabi diyan, ang specification limits daw diyan ay 160s. Ngayon, alamin mo kung saan yung 160. Ayan o. Ang specification ay 160. O, eto. At 200. O, somewhere here, no? 170. Sabihin mong, paano ba to? 180. Diba? Eto yung 200. No? Eto. So, lumalabas, eto yung specification limits. Upper specification limits. Eto yung lower. Lower. Oh, maliwanag yan ha, lower specification limits. Pero, yung lumalabas sa planta, sa data ng planta, mayroong mga outside sa lower specification limits. Nasaan yun? Ayan o, di ba? Mas mababa pa yan sa 160, di ba? Tama ba? Nakikita ba, class? Class? Apa. Yes po. Di ba nakikita yan? Mas mababa yan sa 160. Ano yung 160? Yun yung lower specification, specs na tayo, specification limit. May mga data na bumaba sa specification limits. Ano yung specification limits? Yun yung limits na pinag-uusapan nyo ng customer. Pag control limits, yun yung sa planta, sa data. Mas mahigpit ka dapat doon. Eh, ito, mas bagsak pa sa specification limits ng customer, di ba? Kasi nagbigay yung customer ng 160 at lumalabas na yung mga control data mo, control points, oh, mas mababa pa. Ayan, oh, 150, siguro mga 155 to, di ba? 156, 157, may mas mababa pa sa 155. Kasi between 160 and 150 is 155. Now, so, ang tanong ulit, balikan natin. Are any of the measurements taken during this time period out of specs? Ano sagot? Meron bang out of specs? Hindi ba binilugan na nga? May out of specs ba? Di ba ang specs mo ay 160 sa lower? Eh, obvious naman na meron, di ba? Ayan, mas mababa sa 160. These points are lower than 160. Kaya ang tanong, meron bang mababa sa 160? Ano sagot? Yes po. Oh, bakit dito can't tell pa rin?
any of the Sadra, balikan natin. Using only X bar chart, any of the measurements taken during this time out of specs, no? So dito lumalabas, mas mababa siya sa average na 160. Dito, no? So 160. 'Di ba sa lower, no? So ito sa lower. Ngayon, kaya lang ang tanong kasi ay kasi ang ginagamit lang ay anong ginamit niya? Mga tricky kasi yung question class. Later maintindihan natin, no, kung anong pinag-uusapan natin. Anong ginagamit? X bar. Oh, average lang, no? Yan. 'Di ba? So average lang. Eh kasi may mga iba pang mga paraan para may mga kapartner yung average, 'di ba? X bar R, X bar S, no? And so on, no? So dito hindi ka agad pala makakapag-conclude na out of specs, no? Kahit na lumampas kaunti, no? So yaan, no? I-take up natin yan sa next week, no? Kasi may mga provision, no, may mga adjustment kasi yung control limit. Kasi within the pag nakita nila na mas mababa sa control limit, nag-a-adjust, ina-adjust nila, hinto nila yung planta, i-adjust nila, babaguhin nila yung diameter o ito, titingnan nila yung humidity, yung tinatawag na temperature, ano yung mga nakakaapekto, no? Kasi there are factors affecting the control, no, the control chart or the stability of the chart, okay? No, so ito 'yon, no. So 'yan ang pinag-uusapan, no. So tingnan natin, no, baka magbigyan pa tayo ng insight dito, no. The spec limits for this process are 160 and 200 to show if any of the measurements taken during this time are out of specs. We need, anong kailangan natin? Histogram of subgroup averages, a histogram of individual measurements, or to recalculate control limits. Ito sinasabi ko kanina, di ba? Kasi yung mga limits, nare-recalculate yan eh. Depende sa time. Pag nakikita mo na kailangan i-adjust, nare-recalculate yan, no? Pagkatapos ng adjustment, no? Medyo complicated tong control limits. No? Pero ang tanong dito, the spec limits for this process are 160 and 200. No? Halimbawa, ito ay specs limit, no? So, halimbawa, ito ay walang binigay na scale, no? Pero specs limits kasi, 160, ito 200, halimbawa. To show if any of the measurements taken during this time are out of specs, we need histogram of subgroup, histogram of individual measurement, or to recalculate. Ang sagot ay histogram of individual, no? Kasi kailangan ng histogram, no, para sa individual. Ito yung histogram, di ba? Yung histogram yung may upper specification limit, no? Lower specification limit, upper specification limit. Ito yung yung bell curve, no? Dapat meron kang individual measurement para malaman mo. Kasi kaya natin kanina na hindi to sa isang individual, ito ay sa kabuuan, no? Ito, no? Akala natin na bagsak na agad, hindi. Sa kabuuan to, no? Kasi tumatakbo yung process eh. Sa kabuuan to na merong mga data points na bumabagsak. So dapat malaman mo muna yung individual para ma-declare mo kung talagang out of specs. Kasi may tinatawag class na subgroup yan, no? I-take up ko na lang last time kasi masyadong malawak na topic, no? Kasi pwede kang mag-sample ng tatluhan, limahan, sampo, isa. Isa lang pag individual moving range. Pag X bar S, mga sampo hanggang 12. 3 to 5 pag X bar R. No? So may mga kanya-kanyang sample range yan. No? So hindi ibig sabihin na yung grupo na yan ay bagsak na, kailangan makita mo yung individual. No? Yun ang pinapoint doon. No? Kaya meron tinatawag yan ng mga subgroup. Pero pag mag-re-reject ka lang, dapat individual ang ano mo, no? So, at least nabigyan tayo ng introduction ng process capability. Actually, yung binigay ko sa inyo ay more, no? Let me pull out that, no? Para lang maipakita, kasi para maintindihan nyo later yung process capability. Yun lang yung pinaka-light na approach. Kasi para madaan, no? Kasi pag pumunta tayo sa formal na lecture, ito, napakadaming formula at komplikado, no? I-run down ko lang habang may ilang minuto, 2 minuto pera tayo, no? So tingnan niyo, ito talaga yung formal na process capability, no? Maraming formula. Ayan, no? Aaralin mo yung mga charts, ayan. May short term, may long term, no? Ito unstable, ito stable pag nandoon, no, yung location niya at saka yung range.
Location means the with respect to average at yung range or standard deviation with regards to variation. Ito sinasabi ko, no? How do you plot the process capability? Kailangan marunong ka sa control chart. Ito yung control chart, no? So kailangan alam mo yung mga probability ng ano, ayan, no? 68, 95, tsaka 99.7. No? Aralin natin yan. Ito yung mga formula, no? Ng mga process capability and so on and so forth. Nagagamit ka ng normal probability, probability plot, may chi-square, na marami to, maraming statistical tools. One-sided, two-sided, nagagamit ka ng FEMEA, yung ginamit natin sa DOE, naalala nyo? Failure mode effect analysis, yung RPN, risk priority number, o kailangan mo rin gamitan ng ganyan, no? So marami. May iba't ibang klase ng process capability, no? Iba-ibang mga, ayan, no? But ang pinaka-summary lang niyan is dalawa, no? Meron kang CP at CPK. Hindi pa natin na ano 'yon, no? 'Yun ang bibigyan ko ng pansin, no? Pag pinag-uusapan class ang process capability, dalawa lang ang tatandaan niyo na criteria, CP at CPK, no? Process capability, ito naman process capability with respect to location, no? CP and CPK, no? So, 'yan, no? At may kaugnayan yan dito sa mga scale, no? Ipapag-aralan natin yan. So, ang unit ng process capability ay CP and CPK. Ang ibig sabihin yan, pag eto, marginal lang yan, no? Pag 1, ang kailangan mo ay 2 or greater than 2, no? Pag 1, barely capable, no? Pasang-awa. Okay? So, yan, pinakita ko lang ng mga paano mag-compute ng CP, CPK. Marami yan, no? Marami na long-term, short-term, and so on, no? So, ito yung sineseminar ko ng isang linggo, no, sa speaker kasi ako sa DOST, kinukuha ko na ano na speaker tapos may bayad, no, mahal per day ang sweldo namin. No, yung mga taga-industry ang kumukuha. Ibig sabihin yung mga nasa semiconductor, mga nasa Intel, nasa mga Micrologics, lahat ng mga ano diyan sa Calabar Zone, sa Paranaque. So, gumagamit sila ng statistical process control at process capability. Okay? So yan muna, babalikan natin yung process capability. At least introduction lang yon, then we'll go to the calculation or computation because more than 1 week na lang ang ating schedule, napaka-onti noon, no, para sa napakaraming mga ano niyan na maraming topic, no. Pero gusto ko kayong matuto ng maraming tungkol sa statistics, no. Kaya yung iba pinapa-assignment ko na lang, no, yung mga exercises kasi gusto ko ako magpaliwanag ng ibang mga mahalagang mga topic, no? Kasi baka hindi pa kaya ng mga reporter tong mga complicated na topic. So I think yun muna, class, yun muna, no? Ilan ba tayo? Marami bang absent? So hindi na muna ako mag-check ng attendance. Ngayon sino magre-report mamaya, class?